Hey guys, kumusta kayo? Medyo matagal tayong hindi nagkita-kita kasi puro DIY na yung videos ko, di ba? So today, kakadating ko lang from the mall and namili ko ng stuff for my arts and craft or mga DIY din. So I just want to make a video haul ng mga pinamili ko. Ayan sila. Tapos bumili lang ng mga damit sa bench. Kasi naka-sale parati. Parang parating sale sa bench. Parang hindi nawawala ng sale, no? Hindi kasi ako bumibili ng damit pag regular price. Kailangan parating naka-sale. So, ayan, mag-haul nga lang ako. Ano ba yun? Ang lapit. Eh, nananaba ako, no? Taba-taba ako ngayon. Haggard-haggard pa. Saan ba ako? Ayan. So, eto na. Mag-haul muna tayo. Hindi ko alam kung sakot na yung camera. Wala kasi kung ano. Hindi ako nag-set up ng tripod. Kita ba? Okay. Wait lang. Hanap ko ng patungan. Gagawin kong patungan tong mga naipon kong barya. Oh, ang dami na. Patungan. There. Much better. Blurred. There. Ayan. So, ito yung mga pinamili ko. Bumili lang ako ng ng eco bag sa Santa Lucia department store kasi bawal na dito sa amin yung plastic. So, anyway, ito sa 7-Eleven. Bumili ako ng favorite kong water. Yung Nature Spring na honeydew flavor. Favorite ko siya, 20 pesos siya sa 7-Eleven, pero sa department store, ay sa supermarket, mas more to. Bakit hindi ako mag-focus agad? There. Yun muna ako nauho ng lolo. Sarap. Lasang honeydew talaga siya. And dito sa kanto namin, may nabibilan ng mga tiyangge. Bumili akong pambahay na shorts, yung mga comfortable lang. Ito, 85, kasi medyo makapal. Blurred ba? And then, ito, 50, kasi medyo manipis. Pwede na pambahay lang naman. Nakakamiss din pala gumawa ng mga ganitong klaseng video, kasi nagsunod-sunod ako puro DIYs. Yung hindi ako nakikita. And unahin ko yung sa National Bookstore na nabili ko. National. Kasi nung tuwa ko, may mga pang DIYs or mga pang arts and crafts doon na pwede kong magamit. So, yeah. Of course, glue stick. Kailangan yan. Ito o, mga pang design, gem stick-ons, ano lang siya, $49.50 ang isa. So ito, magkaibang colors, color. And ito pa, nakakatuwa, yung anong tawag ito, moving eyes. Yan. May mga DIYs ako na kailangan ng mata in the future, yan. Meron pang isang version. Ito, walang pilik mata. Ayos lang talaga. This is only 20. Itong may pilik mata is $29.50. And of course, Sharpie. Permanent marker. So, yun yung sa National Bookstore. And then, saan naman tayo? Nakalagay American Bazaar. Pero actually, sa Japan Home ako bumili. Siguro naubusan sila ng paper bag. And sa kanila din siguro itong American Bazaar. Baka isa lang yung may yung franchise dito nila. Dito marami-rami akong binili. Ito ang bango nito, grabe. Kailan ko kasi ng candle ng doon sa isang gagawin kong DIY. And yan. Kaya bumili ako. And this is
may ano pa siya, scented candle siya, lavender vanilla. Grabe, bango. Nakaka-relax. So, gagamitin ko to dun sa isang DIY ko, yung sabihin kong ano. And pliers. Pagka serious na ako sa pag-DIY eh. Although, parang nag-i-start uli ako kasi ang konti ng views ng mga DIY videos ko. Pero that's okay. Wait lang. Kasi yung original niche ng channel ko is mga whitening products, diba? Kaya ang konti nang nanonood ng DIYs. Pero pag nakaipon na ako ng mga subscribers na mahilig sa DIY, yun, magpipick up na siguro yung views. And martilyo maliit. Ang cute nito. It's only 66 pesos. Cute, no? Ayan yung plastic. Para makita. Ganda. And tag dito. Basta. Pangkat ng wire. And magnet. Yan. Mga kailangan natin yan in the future. And ito, ano nga ba ang tawag dito? I don't know. Basta kailangan din ito eh. Para sa mga iniikot-ikot. And batteries, ito naman for my ano, wall clock, ganyan, tsaka yung pang BP ko, kailangan ng battery. Okay, next. Sa handyman. Ano ba ito? Hindi ko alam kung nakafocus ako eh. Yan. Kasi, naghahanap ako ng long nose sa Japan Home. Wala. So, sa handyman ako bumili. Medyo mahal. 139. Pero, mas mukha naman siyang matibay. And, pako. Yan. May pako sa Japan Home. Ang OA, ang dami-dami. 88 pesos. Ito, 32 lang. Hindi ko naman kaya ng sobrang dami. And dog food, Skippy Premium. Favorite ng dogs ko yung dog foods ng ano. To yung mga to sa handyman. Kasi nagsawa na sila sa mga pedigree. Tsaka yung isa, Alpo. Usually pinagluluto ko sila ng meat. Kaya lang pag pinatamad ako, naggaganito sila, canned dog food. Bawaw, beef and liver. And mura lang siya, $69.75. Favorite nila to. And magagamit ko din yung cans. Hindi ko tinatapon yung cans. Ginagamit ko siya from my DIYs. This one is lamb chunks. Ay, may dent siya. Hindi ko napansin. Daya. Ayan, bawaw. Yan. So, yun yung mga pinamili ko. There. And itatago ko tong bag. Sayang, ganda eh. 10 pesos lang po. And doon naman tayo sa mga nabili kong damit. Hindi ko siya i-try on kasi. Anyway. Siyempre, polo shirt. Mahilig ako sa polo shirt. 299 lang siya. Ang regular price niya is $5.29. Kaya hindi ako bumibili pag hindi sale. Ang laki nang natitipid. Wait lang. Inayos pa eh. OC talaga. And pads. Wait lang. Passport ko. Kumuha. May kinuha kasi ako. Siyempre pads. Ang ganda nitong pads nila. Jogger pants na. And it is $4.99. Mahilig ako sa jogger pants eh. Wala pa akong gray, meron akong black. So, ito naman gray. Yeah. And ang taba ko ngayon. As in, 38 ang size nito. Pero, usually ang size ko 34.
Siguro talagang small lang tong size nitong jogger pants na to. 38 siya. Kito. 38. Oo, pero ang size ko talaga 34 lang. Pero for this particular pants, 38. May mga ganun daw talaga na sobrang liit ng sizes. Ay, sobrang taas. Pero hindi ako 38, 34 lang po ako. Mataba ako pero hindi ako ganun kataba. T-shirt. This one's 219. Shirt. Ito, gusto ko itong black ng kabayat. And ang design niya is star-star na parang may wave-waves. This is 219 din. Ang regular price niya is 429. O, diba? Kaya never talaga akong bumibili kapag hindi sale. Kasi mahal-mahal. Kaya yun, naghihintay ako mag-sale. E parang parati namang may sale sa bench. And yung ano nila, facial cleanser, yung wipes, naka-sale din siya, 2 for $30. This one's the purifying green tea. Dalawang 10 sheets ang isa. Ito cucumber. 30 pesos dalawa na. So parang 15 pesos lang ang isa. I'll take this chance na rin, no, na sasabihin ko na rin siguro magiging sobrang dalam na yung uploads ko ng videos. Kasi nagko-concentrate kami doon sa channel ni Mama. Doon, nag-upload ako ng video 3 times a week. And nagluluto kami halos everyday except weekends. So doon, yun, nauubos yung oras kasi nag-e-edit. Tapos yun niya, nagluluto. Tapos, dito sa channel ko, nag-try ako last week, yung mga DIYs ko nga. 3 videos in 1 week. Grabe, nakakapagod. Pero yun niyo, 3 sa akin, 3 kay mama. Eh, yung pag-i-edit pa lang ng isang video, halos buong araw na. Kaya, iniisip ko mga once a week lang ako mag-upload dito sa channel ko. Oo, so, parang 4 videos. A month. Pero minsan siguro try ko twice a week. Pero ang mapapromise ko talaga once a week lang. So anyway, yun yung mga haul ko for today. I like doing hauls. Ewan ko, parang nag-i-enjoy ako ipakita siya na yung mga nabili ko, ganyan. Diba? And kung sakaling naghahanap kayo ng mga bagay na ganun, at least alam nyo kung saan siya mabibili. So I think that's it for this video. Ay, teka lang. Papakita ko pala yung mga DIY ko. Siyempre, proud, di ba? Dito ko dinisplay itong stained glass bottle vase. Actually, pwede siyang centerpiece lang or ganyan lang, decor. Tapos ito yung tuna can planter. Yan. Ang dami ko pang gagawing DIYs. So yun, that's it for this video. Thanks again for watching, guys. See you next time. Bye!